Matatanim po sa inyong puso ang ating pong doktrina tungkol po sa sampungutos ng ating Panginoong Diyos. Ang inyo pong nakikita ay bakod po na maraming bubong. At ito ay para sa mga taong tatawid ng bakod at sila ay masusugatan. Tama po ba? Opo. Bakit kaya ang ating paligid ay merong CCTV? Bakit po merong karahasan at krimen na nagaganap sa paligid? Ano kaya ang nalimutan ng tao kung bakit merong mga ganitong senaryo sa ating panahon? At pabata na ng pabata ang mga krimen na nangyayari, pasama na ng pasama ang sanlibutan, at parami na ng parami ang mga taong nagiging suwail sa kanilang mga magulang, at maging sa lipunan ay hindi napapakinabangan ang kanilang mga pagiging tao sa sanlibutan ito. Sa gabing ito ay ating pag-aaralan, ano ang nakalimutan ng tao nung siya po ay lalangin sa sanlibutan ito at bakit siya naging walang hiya sa kanyang pamumuhay, no? Ang inyo pong tinatanaw ay ang bundok po ng Sinai kung saan ang Panginoon mismo ang bumaba para usapin ang kanyang lingkod na si Moses. At sa bundok ng Sinai ay ipinagkaloob ng Panginoon ang pinakanatatanging kautusan na siyang ating pag-aaralan sa gabing ito. Walang iba kundi ang sampung utos ng ating Panginoong Diyos. Ang sampung utos ay kakaiba sapagkat ito ay hindi pinagkatiwala na isulat ng mga propeta. Ito po yung pinagkatiwala, walang iba kundi sa kanyang sarili mismo na Diyos na lumalang ng sanlibutan. Natatangi sapagkat ang ginamit na panulat sa dalawang tapyas na bato ay ang daliri mismo ng ating Panginoong Diyos, lubhang kahalagahan sapagkat ang Biblia ay sinulat ng mga propeta at ng mga iba't ibang mga tao na pinahintulutan ng Panginoon. Datapot ang sampung utos ay hindi niya pinahintulot na ipasulat sa tao, ibig sabihin, napakahalaga ng sampung utos ito ng ating Panginoong Diyos. At itong sampung utos na ito ay hindi lamang po ipinagkaloob sa bansang Israel, na madalas sinasabi ng ibang pananampalataya na ito ay para lamang sa Israel. Because I believe na lahat ng tao ay anak ng Diyos at nararapat sumunod sa sampung utos. Maging ang mga Pilipino ay anak din po ng ating Diyos, kaya ang sampung utos ay para din sa ating mga Pilipino. Ang sabi po sa aklat ng Lucas 10:25, Guro, anong dapat gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? At ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos na buong puso, kaluluwa mo, ng buong lakas mo at ng pag-iisip mo ng iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ang sabi, you love God and you love your neighbor. Ang sabi po, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Ngayon, ang salitang nauuwi ay nagkaroon ng problema sa ibang paniniwala sapagkat ang sabi nila, dalawa na lang daw yung utos, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa tao. Ang sabi po, walang sinabi dito sa talata na dalawa na lang. Wala po kayong mababasa ganun. Ang sabi po ay nauuwi. Ang ibig nila ipakahulugan ay nawawala. Wala po yun sa banal na kasulatan na ang sampung utos ng Diyos ay nawawala at dalawa na lang. Ang sabi po ay nauuwi. Halimbawa po ay ang bata ay nauuwi sa kanyang tahanan pagkatapos niyang maglaro. Nawawala po ba yung tahanan kapag nauwi na yung bata? Abay, hindi ho, di ba? Kaya po yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao ay hindi nawawala, hindi rin nawawala ang sampung utos ng Diyos. Datapwat, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao ay nagpapatibay ng sampung utos ay nandiyan pa rin. Nakasulat pa rin sa ating banal na kasulatan. Ang sabi po ng Mateo 5:17-18, huwag ninyong isipin akong naparito upang sirayin ang utusan ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirayin, kundi upang ganapin. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesus nagpunta dito sa sanlibutan hindi para baliwalain ang sampung utos, kundi
para ito ay gawing halimbawa na kanya itong sinunod, nang sa ganun ay atin din ito masunod. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, isang tuldok o isang pudli, ilan daw ang mawawala? Walang mawawala sa utusan. Magalap na po ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, kahit mag-end of the world na, sabi ng Panginoong Jesus, hindi ito mawawala. Ano nga ba ang nilalaman ng sampung utos ng ating Panginoong Diyos? Ang unang utos, pakibasa? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang pagkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ng Panginoon ay isang kasalanan. Halimbawa yung pagkakaroon ng rebulto. At minsan, taon-taon pa nga ay ginagala, ano? Abangan natin yung itim na kasalanan. Sabi ay huwag tayong gagawa ng rebulto. Minsan, yung pera, sinasamba natin, paano natin sinasamba pera? Araw po ng pagsamba, magtatrabaho tayo dahil sa pera, sweldo. O sino ngayon ang Diyos mo, yung pera o yung Diyos? Pera. O diba? Pag nagiging pera natin yung Diyos, naging Diyos natin yung pera, nagkakaroon tayo ng problema. Minsan yung laro, araw ng Sabado, maghapon, hindi na nagsimba, naglaro na lamang. No? Nagiging Diyos-Diyosan natin. No? Kaya ay, di ba? Hindi masamang humanga, pero kung ang paghanga natin ay nakakasira na sa ating pagsamba sa Diyos, at sa ating pagkatao, at sa ating pagiging individual, minamaliit natin ang Panginoong Diyos dahil sa tayo ay ibinababa natin ang ating sarili. Hindi dahil tayo humble, kundi tayo ay sumasamba sa mga taong sigat, sa mga taong kilala, sa mga taong maraming talento. Kaya nyo rin yun, may talento rin kayo, magpagaling kayo sa Panginoon. Higit pa ang magagawa nyo dito. Ito ay nagpapasaya ng buhay ng tao, pero hindi nagliligtas ng kaluluwa. Pag kayo nag-join sa Voice of God, nagliligtas kayo ng kaluluwa. Kayo ang mga artista ng Panginoon. Kapag kayo ay masyado mahilig sa artista, kung nakita niyo yung artistang yan, kilala niyo ba yan? Mas sikat sa inyo, mas gusto pa ninyo kasama kaysa magsimba, nagkakasala tayo sa Panginoon. Artista na. Sabi po sa Exodo, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na gaya ng nasaan? Sa itaas. Ano ba yung itsura ng mga nasa itaas? Anghel. Panginoong Diyos. Maluwalhati. O gaya ng inanyuan nasa itaas sa langit, nasa lupa, o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Kahit yan ay isda, syukoy, man yan, o kung ano may tsura. Sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa. Huwag tayong gagawa ng larawang inanyuan. Sabi po, huwag mong yuyukuran sila, ipaglilingkuran man sila, sapagkat ako Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Ang sabi ng Elijah, hindi naman namin yan sinasamba, hindi naman namin yan yan ay pag-alaala lang na meron kaming Diyos na sinasamba, mga kapatid. Bakit hindi mo nalang i-direct sa Panginoon ang iyong pag-alaala, di ba? Bawa ikaw may jowa, tapos meron kang larawan. Naalala mo na yung jowa mo pag nakikita mo yung larawan, paano pag wala ng larawan? Di ba? Hindi mo na maalala, maalala mo na lang si Kuya Almor. Napaka-pogi. Diba? Sabi ng Biblia, sa sampung utos, huwag gagawa ng larawan ninyo. Ano ba yung mga larawan ninyo na nakikita natin, di ba? Mga pangalan ng mga santo. Mga pangalan ng mga tao na nilalang ng Diyos na nagkakasalatin. At ito ay sinasamba. Bakit daw ayaw ng Diyos na magkaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan? Ang sabi po sa aklat ng mga awit, ang kanila mga Diyos-Diyosan ay ano? Tila. At ginto. Yari nino? Kamay ng tao. Bakit po sasambahin yung gawa ng kamay ng tao? Sila ay mga bibig, ngunit hindi sila nagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakita. Mga ilong mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Yan ang sabi ni Haring David. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. Mga kamay meron sila, ngunit hindi sila nakakahawak o nakakatangan. Yan ang mga palatandaan na yung sinasamba mo ay Diyos-Diyosan. Kapag meron sila mga kategoryang iyan, sabi ng Panginoon, tanggalin iyan sa bahay, tanggalin iyan sa simbahan, at huwag iyan ang inyong dasalan. Diretso tayo, mananalangin sa Panginoon. Maliwanag ba? Opo. Yun ang utos ng Panginoon. At kung tayo nagsisimba at hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos,
bakit ka pa nananalangin sa Diyos? Di ba? Bakit pa tayo naniniwala sa Diyos kung hindi naman natin siya susundin? Sabi dito, may mga paa sila, ngunit hindi sila naglalakad. Hindi rin sila nakapagsalita sa kanilang ngalangala. Kahit ako sabi mo yung magapon, hindi yan sasagot. Kaya nung unang panahon, sinasamba nila yung mga toro, mga tupa, mga baka. Ngayon, ay anyo na ng tao ang kanyang sinasamba. Kulay hindi pa, di ba? Masama yan, sabi ng Biblia. Sana yung maintindihan natin ito. No? Exodus 20, sabi pa, huwag mong babanggitin ang ngalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Anong ibig sabihin nun? Baway, Jesus, Maria, Jose. Ano yun? Jesus, Maria, Jose. Isang pamilya yun. No? Dalawang nanay, tatay, tapos ay anak. Pagka pinamang Jesus, Maria, Jose. Ito yung pagsasalarawan lang. Ha? Pag ginamit ito sa kasama, naku, nagkakasala tayo. Ano ba yan? Grabe! Diyos ko po! Kung hindi alam ko. O diba? Nagkakasala tayo! Oh, diba? Eh, Diyos ko po, Diyos ko po. Maliba na, ito'y gagamitin natin sa panalangin ng Panginoon. Diyos ko po, tulungan niyo naman ako sa problema ko. Pero pag binabangit lang natin, nakita na tayo na nagmura na, sinabi pa yung salita ng Panginoon. Pangalan ng Panginoon. Hindi yung maganda. Ito'y nasa utos ng ating Panginoon. Ikaapat, sabi ay, alalahanin mo, Sabat. Ang ikapitong araw upang ipangili. Hindi kahit anong araw, ha? Ikapitong araw lang. Wala nang ibang araw na tayo ay ipapangili. Okay? Pero kung titingin tayo sa mga sampung utos sa mga simbahan sa kanto, sa probinsya, sa kali, tingnan niyo ikatlo. No? Ang sabi, mangiling ka tuwing Linggo at Pistang Pangiling Balayan sa Bible. Binago yan. Ayan ang sabi ng Diyos, ni Kudlit, ni Tundok, huwag babaguhin. Sino ka na isang tao na binigyan ng karapatan ng Panginoon para baguhin ang utos na galing mismo sa kanyang bibig at sinulat niya mismo? Wala, di ba? Tao lang tayo. Hindi tayo binigyan ng karapatan para magbago ng utos ng Panginoon Diyos. At ang sabi, igalang mo iyong ama at ang iyong ina. Nagbe-bless pa ba kayo sa mga magulang niyo? Amen. Minumura niyo ba ang magulang niyo? Hindi po. Ba? Kuya, mag-sign ka na. Anong sagot ni kuya? Ikaw na lang bunso. Ano naman sagot ni bunso? Nanay, kayo na lang. O, di ba? Si nanay din ang nagsahing. Sabi ng nanay ko, utos ko, gawa ko. O, di ba? Dapat tayo ay may respeto sa ating magulang. Meron tayo dapat paggalang. Hindi dapat tayo masasagutin. No? Hindi tayo filosofo. Hindi tayo walang hiya. Eh, praise the Lord ba? Magagalang ito mga to. Ready na to sa langit, ha? Apo. Upang ang inyong araw ay tumagal sa ibang lupa na ibinigay sa inyo ng Panginoon o Diyos. Kita niyo yung mga walang hiyang anak, mabilis na mamatay. Sinasalvage. Bakit? Kasi kung hindi mo mapalaki ang bata na matino sa iyong tahanan, walang hiyang din yan sa komunidad. Walang hiyang din yan sa paaralan. At yan ay itutumba. Kalaunan. Diba? Exodus 20, ang sabi pa, huwag kang papatay. Ang tamang translation ng thou shalt not murder. Hindi to thou shalt not kill. Kasi pumatay ka ng manok, ng baka, ng lamok, nagkasala ka ba? Hindi. Ang kasalanan ay murder. Sinadya mo patayin kapwa mo tao, pinatay mo, no? Sabi pa ay, ang pagkapot sa kapwa ay anyo na rin ang pagpatay. Kapag hindi nagagaling sa kapwa mo, para mo siyang pinapatay. Pinapatay mo siya. Kulang na lang ay barinin mo. Kasi sa mga riding in tandem, wala namang galit yun, di ba? Bubunod ka lang na ba? Hindi ako galit sa iyo, trabaho lang. Eh, pero yung isang Kristiyano na napupol sa kanyang kapwa, galit na galit, bakit ba nagsimpang pa? Ayaw ko nang nakita ito. Eh, napupol siya sa kanyang kapwa. Di ba? Nagkakasala siya. Para na rin siyang pumapatay. Sunod, huwag kang mangangalunyan. Pag may asawa, kabit. Huwag kang mga kabit. Alam na alam na ng mga bata ito, ah. Pero ang sabi, ang bawat tumitingin sa iba na may masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalunya niya sa kanyang puso. So, tingin pa lang, nagkakasala na. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Hindi mo kailangan gawin. Hindi mo kailangan pumunta. Hindi mo kailangan makipag-date. No. Mag-scroll ka lang. Di ba?
magkakasala na tayo. Yun, nagbon. Nagandahan siya. Kaya nagalit yung kanyang kasama. At ang sabi pa, huwag kang magnanakaw. Okay? Tapos ay, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. At ikasampo, huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Ano pa? Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa. Ni ang kanyang libing babae o lalaki. Ni anumang pag-aari ng iyong kapwa. Ang pinakadelikado, yung hindi mo nagagawa, kagaya ng pagpatay, nagawa mo, nabubot ka. Pero ito, ikasampung utos, marami po ang nagkakamali sa bagay na to. Halimbawa, yung China na nagkakaroon siya ng pag-iimbot sa ating West Philippine Sea, no? Halimbawa, ikaw po, hindi sa ating ito, no? Tapos ayaw mo magpa-audit, mahirap ito. Diba? Pagka ikaw po, eh, hindi mo binalik sa aban ng Panginoon, sabi ng church board, huwag natin ibigay. Kasi hindi tayo pinagbigyan ng ating hiling sa CLC. Delikado po yun, may sumbahay yun. Sapagat diyan sa CLC, diyan sa Panginoon, diyan sa atin, diyan sa pastor, yan ay sa Panginoon. Ganyan din ang offering. Yan ay sa Panginoon. Huwag mong iimbutin ang sabi ng kasulatan. Yung sugal, meron bang inuto sa Bible na huwag ka magsusugal? Ha? O yan. Susugal. Ang pagsusugal ay pag-iimbot. Dahil, saan ka ba nagpunta na magsugal ka ng sumumatalo? Tara, sugal tayo para matalo ko. Hindi, di ba? Magsusugal ka para? Manalo. Manalo, babalato ako kasi albor. No. Ibig sabihin, hindi ka pa tumataya, hindi ka pa lumalaban, iniimbot mo na yung pera ng iyong kapwa, gusto mo nang manalo. Bawa sa sapong, pastor, pag nanalo ako, may tights ito. May offering pa, kumpahata sa motor mo. Di ba? Grabe, ano? Pag-iimbot yun. Halimbawa, ikaw ay isang babae, gusto mo maging lalaki, pag-iimbot yun. O kaya isang lalaki, gusto mo maging babae, pag-iimbot yun. Kasi hindi ikaw yun eh. Ginawa ka ng Panginoon. Sabi-sabi po ha, pero mga kabataan, hindi ako nagsasabi na masama. Pero nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Kung gusto natin magbago tayo ay magbabago sa tulong ng Panginoon, di ba? Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, ngunit sa kapangyarihan ng Diyos, kayang baguhin ng Panginoon ang sino mang tao na sa kanya ay gustong magpasakop. Kaya ngayon, ito ang isa sa pinakamalaking kasalanan na kasulat sa Biblia. Bukod sa arka ni Noe na ginunaw ang mundo, ginunaw din ang Sodom at Gomorrah dahil sa ganitong gawain. Hindi ito nararapat sa paningin ng ating Panginoon. Sa matandang tipan ng utusan ng Diyos ay siyang pamantayan ng tama at mali. Paano mo malalaman ang tama at mali? Halimbawa, sa kalsada, paano mo nalaman na ikay nagkamali? Kapag ka? Red light, tapos nagtuloy-tuloy ka pa. Mali, di ba? Paano malalaman na ikaw ay dapat ipulong? Pagka may nagawa kang masama sa barangay o sa iyong kapwa, pinahuli ka sa pulis, ikaw ay nagkasala dahil meron kang batas na nilabag na panuntunan. Ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautosan. Kaya ang tao ay tinawag na makasalanan dahil tayo ay nagkasala. Walang iba kundi sa kautosan ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa, bawal umihi. Nagkasala ba siya? Dahil may nakasulat na bawal umihi, di ba? Pero kahit bawal, kahit walang nakasulat dyan, pag umihi ka sa hindi tama, ayun ay bawal pa rin. Nilagyan lang yan ng bawal umihi dahil umiihi na sila, mali yun. Kaya kayo nilagay yung utos na bawal umihi. Parang ganun din sa Bible. Sabi nila, nung wala pa si Moses, wala pang sampung utos. Kaya lang nagkasala dahil ibinigay sa Moses, no. Dahil nagkamali si Cain, pinatay niya si Abel, kahit wala pang sampung utos, pero ang sampung utos ng Diyos, umiiral na. O di ba? Bawal magtapo ng basura. Nagkakamali tayo. Mag-ingat tayo sa mga bulang propeta. Ang ibig sabihin na to, sabi nila, wala na daw kautusan ng Diyos, biyaya na lang dahil namatay ng Panginoong Jesus sa atin. Nagkakamali po tayo dahil ang Panginoon
Kaya siya namatay dahil sa paglabag sa sampung utos ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya lamang baguhin ng Panginoon ng sampung utos, kahit isa lamang, hindi na sana namatay si Kristo sa cross. Datapat hindi niya kaya itong baguhin. Nang sabi niya sa Apokalipsis, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Sino daw yung banal? Nagsisitupad ng utos ng Diyos at merong pananampalataya kay Jesus. Yung banal na tao, yung saint, bawat santo ninyo, paano naging banal yun? Sumusunod ba siya sa pangutos ng Diyos? Meron ba siyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Sino nga ba santo ninyo? Baby Jesus pala yun, no? Dapat ay merong dalawang bagay na ito. Kaya ang dadalhin ng Diyos sa langit ay yung mga masuwayin o masunurin? Masunurin! Gusto niyo mamunta sa langit? Yes! Dapat maging masunurin tayo sa ating Panginoon. Okay? Halimbawa, Pastor, hindi naman nakapagligtas sa pagsunod sa kautosan ng Diyos. Tama, mali? Mali po. Tama. Kahit anong pagsunod mo sa sampung utos ng Diyos, hindi ka maliligtas. Tandaan niyo po ito, mga Adventist. Mga Seventh-day Adventist po, tandaan mo ito ha. Hindi nagliligtas ang pagsunod sa kautosan ng Diyos. Pero itong katwiran, sabihin mo na rin, so hindi pala nakapagligtas sa pagsisimba, bakit ka pa magsisimba? O hindi pala nakapagligtas sa pagiging mabait, bakit pa ako maging mabait? Parang ganun yung tanong. Hindi pala nakapagligtas sa pagbibigay ng pera, bakit pa ako magbibigay ng pera sa church? Okay? Ang nakapagligtas na talaga, si Kristo. Pero kapag kahit kayo niligtas si Kristo, magiging masunurin ka na ba o masuwayin pa rin? Masunurin! Ayun! Ang Ten Commandments ay masusunod lamang ng mga taong iniligtas ng ating Panginoong Diyos. Tama, mali? Tama. Ang biyaya ay nagbubunga ng pagsunod. Yun ang tama. Ang grace ni God ay hindi nagtuturo ng pagsuway. Kagaya ng natagpuan ng Panginoong Jesus, si Maria Magdalena, sabi niya, hindi kita hinahatulan. Ang sabi niya ay, kumayo ka at huwag ka nang magkasala. Kaya pag binatawag tayo ng Panginoong Diyos, kinakailangan merong pagbabago sa ating pagkatao. At sa aking pagtatapos, bibigyan ko kayo ng isang kwento. Noong unang panahon, ang mga negro ay binibenta for sale. Meron yung mga tag price sa kanilang mga leeg. At merong mahal, merong mura. Depende sa experience. Merong natataming isang alipin o slave na ayaw na niyang sumunod sa kanyang master. Dahil siya ay nilalatigo, bumbong sarado na, medyo mahal na ang presyo na to dahil ito hindi na maramdamin, hindi na matampuin, hindi na maarte. Kung anong sabihin ng master, sinusunod niya lagi. Pero it came to a point na sabi niya, I am done. Tapos na ang aking pagiging slave. Kahit ako ay pagbili, kahit ako ay bayaran ng malaki, hindi na ako maglilingkod sa aking master na magiging bago. Datapat, narinig ito ng isang mayaman. Sinabi niya, bilhin ko yung nagsalita noon sa malaking halaga. So kanya itong binili. Sabi niya, kahit ako ay binili mo sa malaking halaga, hindi pa rin kita paglilingkuran. Sabi nung master, I know, pero binili pa rin kita. So dinala siya sa sasakyan at dinala siya sa bukid. Sabi niya, ito yung iyong magiging bahay. Sabi niya, kahit bigyan mo akong bahay, hindi pa rin kita paglilingkuran. At ang sabi ng master, bibigyan kita ng kabayo, maglibot ka, mamasyal ka, may pera akong ibibigay sa'yo. Itong mahala, hindi kita utusan. Sabi ng master, kahit na ibigay mo sa akin yan, hindi na siya nagsalita. Sabi ng master, bibigyan kita ng pagkain. Alam niyo, nangyari sa puso ng itong slave, ng alipin, sabi niya. Lumod siya, sabi niya, Master, paglilingkuran kita dahil hindi mo akong ginawang alipin. At nakilala niya, ang master niya ito, wala iba kundi si Jesus Christ. Mga kapatid, ganito ang Ten Commandments. Hindi niya tayo pinasusunod para maligtas. Tinubos mo niya na tayo pagkatapos sa puso natin ng mga niligtas, sasabihin natin, Now Lord, niligtas mo ako. Now I will serve you. May God bless us.